Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Matthew chapter 5, verse 48. What do we bring? Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarog po at ito ang source of strength. What do we bring? Ang talatang pinagbubulay-bulayan po natin sa umagang ito ay nakadugtong doon sa earlier verse ng sinasabi ay love your enemies. Mahalin mo ang iyong kaaway. Sa makatwid, yung be perfect po rito ay may kinalaman sa ating relasyon sa ating kapwa. How we relate to our neighbor sa ating nakakasalamuha. Sa Luke chapter 6, yung parallel account po nito, sa Luke chapter 6, verse 35 and 36, ito po ang sinasabi. But love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the highest. For he is kind to the unthankful and evil. Therefore, be merciful and compassionate, just as your Father also is merciful and compassionate. May parallel statement po rito that defines what it means to be perfect. Sa unang talata po, Matthew 5:48, be perfect just as your Father in heaven is perfect. Sa Luke 6:36, ang sabi, be merciful and compassionate just as your Father also is merciful and compassionate. Sa makatwid, ang definition po ng be perfect, pag pinagtugma natin itong dalawang talatang ito, ang ibig sabihin ng be perfect ay be merciful and compassionate katulad ng ating Diyos Ama sa langit. Or in other words, manifest the love of God. Bring the love of God in every relationship na meron po tayo. Ang pag-ibig ng Diyos ang makita sa atin. Hindi po ito isang utos, external command na ating susundin. Hindi rin po ito isang standard na pilit nating aabutin sa ating sariling sikap. No. Ang sinasabi po ng talatang ito ay, alam nyo, pag tinanggap nyo si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, at dapat lang, dahil siya ang nagbayad sa ating kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, binayaran po ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan ay regalo na lang ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Kahit kaligtasan, hindi natin kailangang paghirapan. Tanggapin natin. Pero alam nyo, pag tinanggap nyo po si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, tinatanggap nyo rin ang pag-ibig ng Diyos. Tinatanggap natin ang buhay ng Panginoon. At pag sinabi po rin, be perfect just as your Father in heaven is perfect, it means let the love of God manifest through you. Yun lamang po yun. Yung ating human love, laging kapos po yan eh. Pero dahil tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, and what we experience, we can now manifest. So, let us bring the love of God in every relationship that we have sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating kaibigan, sa ating mga kasama sa trabaho, at maging sa ating kaaway. The love of God ay kaya niyang mahalin kahit ang kaaway. Tayo po ay
manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. At tinanggap namin ito, Panginoon, dahil sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. At hayaan mo po na matutunan namin na ikaw ang maghari at ang pag-ibig mo ay magmanifest sa pamamagitan namin upang ang ibang tao maranasan din ang iyong pag-ibig at pag-ibig ng Diyos ang maghari sa puso ng bawat tao. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming lungsod, patuloy na pasaganain, pagtagumpayin sa paglaban sa COVID at anumang larangan na hamon na mayroon kami dito sa aming lungsod, Panginoon, sa pangunguna po ng aming Mayor Lino Cayetano. Bless him mightily and his whole household, Panginoon. Give him wisdom sa pangunguna sa aming lungsod, O Diyos, kasama po si Vice Mayor Ading Cruz, ang aming mga konsehal, mga kagawads at barangay captains, Lord God, ang aming mga kapulisan. Bless mo ang aming hepe, si Police Colonel Celso Rodriguez, Father God, at lahat ng nasa frontline sa paglaban sa pandemya, Panginoon. At ang aming ekonomiya ay hindi mawasak, kundi patuloy na umangat dahil ikaw ang itinatanghal naming Panginoon sa tagig. Kasama pong i-bless mo rin ang aming Congressman Alan Peter Cayetano, si Congresswoman Lani Cayetano, si Senator Pia Cayetano. Salamat po sa mga godly leaders na ipinagkakaloob mo sa amin. Suklian mo ng ibayong pagpapala at kalakasan ang kanilang paglilingkod sa bayan. Ganon din ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bless him with good health and healing and wisdom, Lord, and bless the Philippine Islands. Salamat po, Ama. Ikaw ang maluwalhati sa aming buhay sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Tagig Siri, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.